pinapabuya, binabawi na ni Idol Rafi Tulfo, naging viral nga ngayon social media na malaki ang posibilidad na buhay pa ang nawawalang sima na si Manuel Bulahan. Ayon nga sa balita, ay binawi na ni Idol Rafi Tulfo ang naturang pabuya na 1 milyon. Dahil nga sa matinding revelasyon ng sikat na espiritista sa kalookan na nagnangalang alias Sunny na buhay pa ang sima na si Manuel Bulahan. At sigurado umano ito sa kanyang vision dahil hindi pa umano ito nagkakamali sa kanyang mga nakikita. Ayon sa kanya, ay hindi umano niya nakakausap ang kaluluwa ng siman at hindi umano niya makita at mahanap ang kaluluwa nito at malaki umano ang posibilidad na ito'y itinago ng mga salarin at dinala sa malayong lugar. Umabot nga ng mahigit 8 buwan na paghanap rito at marami na ring mga sikat na psychic at mga espiritista ang pinuntahan at hininga ng tulong ng pamilyang Bulahan. Ngunit, bigo pa rin ang mga ito na matagpuan ang siman. Ayon naman sa mga concerned netizens, kung ito ay buhay pa, ay imposible naman umanong hindi ito gagawa ng paraan para makawala sa mga salarin kung sino man ang may hawak sa kanya. Gayong saad ng mga kapatid na si Rusnel at Nelmar Bulahan na ang nasabing siman ay magaling umanong makipaglaban at malakas ito, lalong-lalo na hindi ito basta-basta nagpapatalo sa laban, gayong ang nakataya rito ay ang kanyang mismong buhay. Kaya ayon sa mga netizens na ang 8 buwan ay sobrang napakatagal para itago umano ito ng mga salarin, lalong-lalo na at wala umanong hinihingi na anumang malaking halaga ang mga taong may hawak sa kanya, at lalong-lalo na rin na walang malinaw na dahilan at motibo ang mga salarin na ito'y itago nila ng mahigit 8 buwan. Subalit mas lalo pa ngang nabigyan ng pag-asa ang pamilyang Bulahan na ang kanilang kaanak ay buhay pa nang magpunta ang kapatid nitong si Rusnel Bulahan Davis sa mga sikat na espiritista sa ibang bansa na kinumpirma nga doon na ito ay buhay pa nga si Manuel Bulahan. Ayon pa nga sa kapatid ni Manuel na magaling umano ang kanyang mga pinuntahang mga espiritista at eksperto umano ang mga ito sa pakikipag-usap sa mga kaluluwa, at kinumpirma nga ng mga ito na ang kanilang kapatid na si Manuel Bulahan ay wala umanong paramdam sa kanila. Kaya malaki umano ang posibilidad na ito'y buhay pa, ngunit hindi naman umano nila matukoy kung saang lugar ito ngayon. Kaya bigo pa rin ang pamilyang Bulahan na ito'y matagpuan. Dahil sa napakahirap ngang hanapin ito dahil ayaw man lang makipagtulungan ang mismong misis ni Manuel Bulahan, kaya raw napipilitan na lamang ang pamilyang Bulahan na lumapit sa mga espiritista at psychic kahit suntok sa buwan na makuha ang matibay na mga impormasyon sa kinaruroonan ng kanilang kaanak, ay hindi pa rin tumitigil ang kanyang mga kaanak na mahanap ito, lalong-lalo na ang kanyang kapatid na si Nelmar Bulahan. Kaya dahil dito ay marami ang humahanga sa katatagan at tibay ng pamilyang Bulahan. Naniniwala naman ang lahat na ang pamilyang Fuliga ang makakasagot kung nasaan ba talaga si Manuel, dahil sila lang umano ang mga huling nakasama ng nasabing siman bago ito mawala. Ayon pa nga sa pamilyang Bulahan, ay sana raw magsalita na sila dahil aminado silang hirap na hirap na sa paghanap at pag-iisip kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanilang kaanak. Ayon pa nga sa kapatid nitong si Rusnel Bulahan Davis, ay sana'y palayain na ito kung ito man ay tinago dahil masyado nang mahaba ang 8 buwan sa paghahanap nila. At kung sino man ang mga sangkot sa kanyang bigla ang pagkawala, ay sana'y umami na para ito'y matapos na at magkaroon na ng hustisya at mapanagot ang sino mang mga sangkot. Kaya bigla ang pagkawala ng sima na si Manuel, na pag-alaman rin ng isang concerns netizens na hindi basta-basta ang mga naging ninong at ninang ng kapatid ng misis na pulis, dahil ang mga ito ay may mga matataas na katungkulan sa gobyerno, at kaya raw malakas ang loob ng pamilyang Fuliga na manahimik at isawalang bahala ang pakikipagtulungan ng mga ito para mahanap si Manuel. Dahil ang mga ninong at ninang pala ng kasal ng kapatid ni Chila Fuliga ay mga retired cardinals at malalaki ang mga posisyon nito sa gobyerno. Narito ang kabuuan ng kwento ng isang concerned netizen.
Ayon sa kanya, gusto ko lang po ibahagi itong nalaman at nakita ko. Gusto ko din na malaman ng lahat ito para kahit papano mabawasan ang pagiging overthinking natin sa kaso. This is probably the answer or clue as to why the Fuliga family is so brave not to attend the NBI invitation, because there are godparents at the wedding of Chila's police brother who are in one of those retired cardinals. Lang baho ang hindi sisingaw. 8 months na, still nga pa din ang kaso. Matigas talaga ang puso ng mga gumawa kay Marnel. Nakakahiya naman imbis na sila una aligagang maghanap kay Marnel dahil sila ang huling kasama. Pero parang wala lang sa kanila, easy lang. Maski pag-aalala sa busis nung Arlie at Sheila, wala man lang. Yung kapatid na nasa malayo at hindi naman siya ang huling kasama, siya ngayon ang may pasan lahat ng hirap para mahanap ang katotohanan. Kaming mga netizens ang naaawa sa kalagayan niya. Kitang-kita sa mga mata nila ang pagod at sakit na nararamdaman nila. Asan ang konsensya doon? Sana man lang Sheila, isipin mo na mas matimbang ang good memories ninyo ng asawa mo. Magkasama kayong nagsumpa sa altar sa harap ng Diyos na sa hirap at ginhawa, kayo ay magkasama. Pero sinawalang bahala mo lang yun. May mga anak ka at alam naming alam mo ang tamang gagawin. Mga netizens, sama-sama tayo at tulong-tulong sumigaw ng hustisya. Ipanalo natin ang laban na ito hanggang sa huli. Patuloy tayong sumuporta para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Marnel Bulahan. At alam naman natin, lahat na kailanman hindi magwawagi ang masama laban sa kabutihan. Ipapanalangin natin na makamit na ng pamilyang Bulahan ang hustisya na para kay Marnel. Nakakaawa naman ang kalagayan ng nawawalang sima na si Marnel. Matagal siyang nagtrabaho sa barko malayo sa kanyang mga anak at pamilya. Nagtitiis siya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ayaw na niyang bumalik sa barko para makapiling ang kanyang mga anak. Because life is too short, gusto na niyang magnegosyo sa naipon niyang pera. He was a good father and family man, pero bakit ganito ang sinapit niya? Ito ang malaking katanungan, kaya maraming mga netizens ang nakikisimpatya sa pamilyang Bulahan dahil hindi katanggap-tanggap ang pagkawala niya. Na mapagpasa hanggang ngayon ay malaking katanungan ng mga sumusubaybay sa kaso nito dahil hindi pa alam kung ito ay buhay pa o hindi. 8 months na simula nang mawala ka. Pero bakit isang maliit na ebidensya lang sana, mahanap pero wala? Napakabilis ng oras, kabaliktara naman ang paghahanap ng hustisya para sa iyo, Marnel Bulahan. Napakabagal hanapin o sino man ang bumawi ng buhay mo. Kung pwede lang sana, mag-ipon lahat ng mga sumusuporta sa kaso mo. Kung pwede lang na sana lahat ng mga magagaling na magagamot o manghula, magsama-sama, sana mahanap ka na. Wala na bang chance para mahanap at mabigyan ng hustisya si Marnel Bulahan? Sobrang sakit sa isang ina mawala ng mabuting anak.